Magandang araw po sa inyong lahat. Nigerian content creator na si Zombie Togi, pinakabagong karagdagan sa Dabar Cuts. Ngunit bago pang ating balita, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads. Unti-unti nang nakikilala ng AAT viewers ang bagong Dabar Cuts na si Zombie Togi, also known as Daniel Oki, isang Nigerian content creator. Ilang taon nang naninirahan si Zombie sa Pinas kung saan siya nag-aral ng kolehiyo. Bagamat baluktot ang Tagalog nito, ay matatas ito sa pagsasalita ng wikang Pilipino. May following man siya dahil isa siyang content creator, lalong lumaki ang kanyang following matapos mapabilang sa EAT. Biglang nagbago ang buhay ni Zombie nang nakitaan siya ng potensyal bilang kalahok sa babala, huwag kayong ganon, segment ng AAT noong July 13, 2023. Ngayon ay araw-araw nang napapanood si Zombie kasama si Jose Manalo at Wally Bayola sa Sugod Bahay Mga Kapatid segment ng TV5 Noontime Show. Binansagan pa nga ang tatlo bilang Jowa Som, Jose, Wally at Zombie. Pero kamakailan lang ay nakaladkad ang pangalan ni Zombie sa isang issue na pinag-uusapan sa social media. Bagamat hindi diretso ang Tagalog, matatas naman si Zombie sa pagsasalita. Si Zombie ay nag-aral ng kolehiyo sa Pilipinas at inaral niya ang ating wika. At dahil sa kanyang pagiging digital creator, may mga followers na siya na bigla na lang lumaki nang makuha sa Noontime Show. Kung noon ay less than 1,000 ang average views ng kanyang YouTube channel, nitong nagdaang tatlong linggo ay umaabot na sa 10,000 to 30,000 ang vlogs niya mula nang mapabilang siya bilang co-host ng EAT. May dalawang vlogs din siya ng pagkikita nilang ng TVJ at pagiging bahagi niya ng show na umabot ng tig 146,000 views. Sa interview niya sa vlog ni Julius Babaw nitong August 3, 2023, ibinahagi ni Zombie ang kwento niya at kung paano siya napadpad sa Pilipinas. Aniya, ginamit niyang screen name ang Zombie dahil ang mga zombie ay hindi sumusuko at matindi ang focus tulad niya. Naninirahan daw siya sa Nigeria at wala siyang kaalam-alam tungkol sa Pilipinas. Yung tatay ko, meron siyang kaibigan dito sa Pinas, tapos nag-aral siya ng masters, lahat ni Zombie. Sabi niya sa tatay ko, "Oy, maganda pala mag-aral dito sa Pinas." Tapos ang tatay ko, "Ay, totoo pala yun." Tapos nag-process ako ng visa, tapos book ng flight, tapos boom, Pilipinas na ako para mag-aral. Si Zombie ay kumuha at nagtapos ng nursing. Habang nag-aaral ay pinasok na niya ang paggawa ng content. Ang plano raw niya noon pagka-graduate ng nursing ay kumuha ng medicine at magdoktor. Pagkatapos ko ng nursing, parang iba yung direction, iba yung daan ko, iba yung passion ko, iba yung bagay sa akin. Sineryoso niya pagiging content creator na hindi sinang-ayunan ng kanyang pamilya noong una. Pero kalaunan ay pumayag na rin dahil nakikitang masaya ito sa ginagawa. Taong 2022, nag-isip-isip daw si Zombie kung ano ang nais niyang gawin. Doon daw niya pinangarap mag-artista pero pinagpatuloy ang vlogging. Noong July ay nakatanggap daw siya ng message para mag-guest sa AAT. Nilulubos daw ni Zombie ang paglabas niya sa telebisyon. Sa totoo lang, lumabas talaga yung totoong comedy, totoong happy vibe, totoong funny, totoong Zombie aniya. Nilapitan daw siya ng production pagkatapos ng segment at sinabihan siyang maiwan. Naramdaman daw ni Zombie na gusto siyang lumabas at maging parte ng show. Kwento niya, "Parang maraming nagkagusto sa akin, gusto nilang pumunta ako. At ang natitira tulad ng sinasabi nila ay kasaysayan." Sabi ni Zombie, "Dahil sa suporta, nagustuhan kasi ako ng mga tao kaya nandun ako." Aminado siyang nangapa siya sa kanyang unang linggo sa Sugod Bahay pero tinanggap niya ang hamon. Makalipas ang isang linggo ay nagawa na niyang mag-enjoy sa harap ng kamera. "Sa ngayon, libre ko. I'm naturally doing so good bahay. It's easy, wala nang pressure. Matutulog ako ng maayos." Malaki rin ang pasasalamat niya kina Wally at Jose dahil marami siyang natutunan pagdating sa pagiging host. "I learned a lot from them, na kahit ano yung situation nangyari, I can change everything to comedy. Iyon ang natutunan ko sa kanila." Bagamat may following na siya bago ang EAT, aminado si Zombie na nakakagulat ang biglang pagdami ng mga nakakakilala sa kanya. "Iba yung sikat, iba talaga," sabi niya. Sa ngayon, ang hangad daw ni Zombie ay bring something different to the Philippine market as an artist. Sabi naman niya sa kanyang tadhana na makarating sa Pinas, "Parang I'm meant to be here, it's not my choice sa una, ito ang lupain kung saan ako nakatalaga." Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa aking next video. Salamat po.